Thank you for asking these questions, and here are my answers. I hope makatulong sa'yo. Sa question number one mo, you are asking kung ano ba yung ilalagay mo sa stocks, sa variation, as well as sa wholesale. Ang first scenario mo kasi dito is you have multiple items na the same products. Then, if you have the same products, maglalagay ka lang sa variation kapag meron siyang different colors or maybe different sizes. Pero kung completely the same item siya, yung variation is no longer needed. Actually, optional naman yan. Hindi yan mandatory like the stocks. Sa stocks, kailangan mong ilagay yung information dyan kung gaano ba kadami yung stocks na available mo on hand. Pagdating naman sa wholesale information, if you fill out mo lang din yan, if you have a different pricing kapag na-achieve nila yung certain requirement mo pagdating sa orders. Like for example, kapag naka 5 pieces and above sila na order ng damit sa'yo, I'm just citing an example, then that's the time na magre-reflect yung wholesale price mo. Doon mo lang yan kailangan i-fill out kung meron kang ganong strategy when selling your products. Pero kung wala naman, again, yung variation and wholesale is not a mandatory information. And then yung second scenario mo, you have 4 different types of products. Kapag meron kang 4 different types of products, I am not encouraging you to put it into one variation or one product listing. Bakit? Kasi iba-iba yan ng weight. And we have to remember as a seller na yung weight na dinedeclare natin is one of the basis of Shopee, Lazada, and even TikTok when computing the shipping fee for your buyer aside from the location itself nila. Kaya I highly recommend kapag meron kang different type of products, then different checkout link talaga yan. Kasi different weight yung kailangan mong ilagay. Proceed tayo sa question number 2. Pagdating naman sa pag-pick up ng order sa'yo, wala kang babayaran dyan at all. Pero regardless kung Shopee packaging or own packaging yung gagamitin mo, this is a new rule or new process ng Shopee, Lazada, and TikTok. You have to print your own waybill as a seller and you have to provide your own packaging materials. Hindi na po nila yan sinasagot unlike before. Question number 3, pwede ka bang mag-set ng 5 pesos sa lahat ng items mo? Yes, that is possible. However, I have to reiterate sa inyo yung disadvantage niyan. As discussed dun sa video natin, kapag may nangyaring loss of parcel or loss of product ninyo, then the maximum amount na pwede nyong i-refund is also the 5 pesos. Kasi nag-misdeclare tayo ng amount sa platform kung saan tayo nagbebenta. Hindi natin pwedeng i-contest na ito yung pinadala natin, worth 10,000 yon. Then they will get back to you, diba? Kung 10,000 yan, bakit 5 pesos lang yung dineclare mo? So I hope this answers your question, Kerar. Feel free to ask questions sa any of our video. Meron tayong playlist available sa YouTube channel natin. We have Shopee playlist and currently po starting na yung ating importing tutorial. So magkakaroon din tayo ng playlist dyan. And also please visit yung new financial literacy na I am also sharing with all of you para mas magkaroon tayong ng knowledge on finances. Ayun lang, thank you so much!